Alam nyo ba? Ano ang alam nyo ba? Ang alam nyo ba, dito namin tinuturo ang mga hindi nyo pa alam na kailangan nyo malaman. Kaya kung alam nyo na, manood lang ko kayo at ituturo niya. Okay, and please, do subscribe po sa ating YouTube channel. Ayan, sa Health Forum with Doc Atoy. Kasi yung mga nalagpasan nyo po na episodes o hindi nyo napanood ng live sa FB nyo, pwede nyo mapanood. Wala namang bayad sa YouTube, di ba? Kasama na yan sa data-data nyo. So, ayan po. Ito po yung mismong, ano ba tawag dyan? Logo namin dalawa. Logo. Sa alam nyo ba? Pero ito po yung pangalan ng page. Health Forum with Doc Atoy. Subscribe, like, share, and hit the notification para tuwing may bagong ipopost, natatanggap nyo na may bago. Okay ba yan? Sige. Ngayon, ang ituturo ko sa alam nyo ba? Pero bago dyan, ito po ang ating sponsor for today. Nagulat ako ah. Atoy's Tubig is Life. Yan. Ang Tubig is Life ay nakipag-coordinate po kami sa Generation Hope para po sa isang proceeds na mapupunta ito sa mga classroom na kulang po sa ating bansa. Kakulangan ng classroom sa mga public school all over the Philippines. So we coordinated with Generation Hope dahil lahat ang proceeds po ng Doc Atoy's Tubig is Life ay pampagawa ng mga classroom. Ayan. Okay, so totoo namang umiinom kayo ng tubig. Totoo ba 'yon? Bumibili rin talaga kayo ng tubig. So dito yung proceeds mapupunta pa sa pagpapagawa. Bakit? Umikot po kami ni Boss Vic, hindi pala biro, totoo pala na may shortage ng classroom sa Pilipinas. Apo. Kasi may mga estudyante nag-aaral sa ilalim ng puno ng mangga. May mga estudyante nakaupo sa ilalim ng tulay. Nakaupo puno sa basketball court. So, may kakulangan, correct? Hindi man yan problema natin. Sabi nyo, hindi na namin problema yan. Pero pwede naman tayo makatulong eh. Yes. Correct? Kahit hindi natin problema, kung makakatulong naman tayo nang hindi naman tayo masasaktan, edi tumulong tayo. Yes. Tama? So, ayan. Oh. At yung po sa mga balikbayan, pwede ko kayong magdala neto pag na kayong magdala ng inyong mga damit. Ito na lang. At ito po ay mabibili dyan sa aming mahiwagang cabinet. Ayun po yung cabinet namin. Yung aming po mahiwagang cabinet. Yan po ay walang cashier dyan. Meron lang pong honesty box na kung saan pwede kayong magbayad. Wala hong suklian. At, walang cashier, walang counter. Mm-hmm. Ang tawag namin doon, honesty box. Yes. Kasi I believe, nakikita naman tayo ni Lord sa ginagawa natin eh. Tama? Apo. So hindi ko kailangan bantayan yan. Ilagay ko yan dyan. Sa lahat ng nauuhaw, bumili kayo, magbayad kayo. Kung gusto nyo kunin yung sukli, may barya doon, kunin nyo yung sukli nyo. Ngayon, pag hindi kayo nagbayad, ano mangyari? Pag nakalimutan yung magbayad at lumabas kayo, tutunog ho yung aming pinto. Na pinarinig na hindi ho kayo. Maingay, ay, hindi bayad, hindi bayad. Yes. Nakakahiya ho kayo. Okay, so ang ituturo natin sa ating alam nyo ba? Ito, ang laking problema ngayon ng mga Filipinos dahil natututo na sila, dahil nanonood sila sa atin. Apo. Eh minsan may mga pain sila. At dahil may pain, sabi nila, ayoko mag-take ng pain reliever. Natuto na ako sa health forum eh. Mm-hmm. Kaso nga lang, alamin natin, bakit ba nagkakaroon ng pain? Okay, kaya ho may masakit, kaya may pain, may inflammation. Ano yung inflammation? Pamamaga. Pamamaga. Kung walang namamaga, walang masakit. Alright. Minsan, akala nung iba, wala namang mas malaking itsura para tawaging maga. Akala kasi natin, pag namamaga, umuumbok o lumalaki, di ba? Oh, sakto naman yung punta na ito. Kaya tsaka may tumunog. Okay. So, ano ang ibig sabihin nun? Kailangan natin ng anti-inflammatory na hindi makakasira sa ibang organs natin. Kasi pag nasanay tayong uminom ng synthetic medication for pain relievers, inflammatory medication, makakasira po ito lalo ng ating kidney at ng ating liver. So, ang ituturo ko ngayon, pwede kayong gumawa ng anti-inflammatory juice na hindi makakasira sa ating organ, kundi makakatulong pa sa kalusugan. Okay ba to? Okay. So ano ang anti-inflammatory juice? Kailangan lang natin maghanda ng kung ano-ano. Ano-ano siya? Okay. Kailangan po natin ng celery, spinach, apple, pineapple, lemon, ginger, mint, cayenne pepper. Oh. So lahat yan meron tayo. Available po ito kung wala kayo sa groceries meron o sa paligid po ninyo. Ngayon, paano ang preparation nito? Ilang celery kailangan? Kailangan po ng apat na stalks. Apat na stalks. Alam nyo yung stalks?
Hindi sticks, sticks yun. Stock, tangkay. Tangkay. Apat na tangkay na celery. Ano Tagalog ng celery? Celery. Patay tayo dyan. Celeryo. Celery yun. Celery. Pero alam nyo na yung celery? Familiar sa celery? Oh. Apat na tangkay. Next. 1 cup spinach. Spinach. 1 cup. Next. 1 piece apple. Isang pirasong? Mansanas. Thank you. Oh, apple mansanas. Mm. 1 cup pineapple chunks juice. 1 cup pineapple chunks o kaya juice. Pili kayo. Oh, so imagine niyo pag pinaghalo-halo ito, mukhang masarap ang lasa, no? Okay, next. 1 half lemon. Half lemon. Kalahati lang nun lemon. Next. 1 inch ginger or turmeric. Luyang puti o kaya luyang dilaw. 1 inch. 1 inch. Okay. Hindi ba 7 feet? Hindi po. 1 inch. Okay. Mm. 1 tablespoon mint. Oh, yung mint, yung what do you call this? Dahon ng mint. Okay. Kung wala yon, pwede namang wala yon. Pampalasa lang yon para maiba. Okay. 1 tablespoon of mint. Mint. And 1 pinch cayenne pepper. 1 pinch. Alam niyo yung pinch? Hindi alam niyo yung pinch? Kurot. Kurot, 1 pinch. Parang ganyan, no? 1 pinch, yan, ganun. Okay. Anong gagawin? 1 juicer. E-juicer. Pigain. Take early in the morning or in between meals for 2 weeks. Okay. Makinig ba yun eh? This is an anti-inflammatory juice. May naririnig kayong madalas sa impression nyo na word na megaly. Anong ibig sabihin ng megaly? Megaly. Pamamaga ng muscle around the organ. Listen, cardiomegaly, enlargement of the heart. Cardiomegaly, cardio, puso. Heart. Megaly, pamamaga ng muscle. Muscle sa heart. Okay, cardiomegaly. Hepatomegaly, namamaga yung muscle around the liver. Prostatomegaly, namamaga yung muscle around the prostate. Okay, prostatomegaly. Splenomegaly, namamaga yung muscle around the spleen. So, ulitin natin yung megaly, pamamaga. Ito, anti-inflammatory juice. So, anong gagawin daw? I-juicer mo yung binanggit namin. I-juicer mo, pigaing maigi. Yung juice nun, iinumin mo every morning or anytime between meals. Gawin mo ito for 2 weeks. At mawawala po ang pamamaga sa loob ng ating katawan. Nang wala kayong iniinom na kahit na anong gamot. Okay ba yon? Okay. Imagine enlargement of the heart, makukorek pala. Namamaga yung liver ko, nakukorek pala. So kaya po yan kung susundin lang natin ng tama. May natutunan ba? At nalaman niyo yan dito sa... Alam niyo ba?